So talaga matagal nang sinasabi ng lahat. At saka ako mismo sinasabi. I've been telling everybody na sana yung long-term solution is pagandahin natin yung ating pagsasaka dito sa Pilipinas. Increase yung yield, ibaba yung production cost. Paano? Mas madali natin makita yung pagbaba ng production cost kung lahat ng parameters doon sa pagsasakain ng doon. Una, patubig. Pero ikinagala ko at saka happy ako na napakinggan doon sa sabi ni Speaker Romualdez na may in-remark na natin para sa irigasyon. Yun. Pangalawa, may irigasyon talaga natin yung itutuong modern technology ng magagong pagsasaka doon sa mga farmers natin. Mga tayo ng mga model farms. Kung ibang probinsya, mga agricultural areas, nakaproduce ng mas mataas na yield. Halos dito sa ako isa, dito ako sa West Visayas na area. Yung average namin, yung umaabot ng Nako, medyo na wawala-wala po ang linya po ninyo, Sir James. Hello po. Ayan, tatawagan daw po kayo saglit. Opo, sayang po ang inyong paliwanag po. Babalikan po namin. Yan po si Sir James Magbanwa, presidente. Maganda rin yung binabanggit niya na, di ba, tinanong natin kung kailangan pa ba ng karagdagang ayuda. Mm-hmm. Ang inaalala niya, baka masyado ng masakit para sa gobyerno. Oo. Natama din nga naman, hindi naman pwedeng iaasa mo lagi sa gobyerno. Ang punto ko naman ay halimbawa yung mga magbibigas na mas malaki ang inilugi kesa dun sa naibigay ng 15,000 pesos na ayuda. Pero ideally, hindi dapat tayo umuwi sa pagbibigay ng financial assistance sa tuwing may problema. Dapat solusyonan yung problema, hindi bigyan ng ayuda. Kaya nga, katulad niya, no? Ayan, bumabalik na ata, tama ba? Nandiyan na? Ayan na. Nasa linya po natin si Sir James Magbanwa. Yes, opo sir, kanina naputol po yung binabanggit po ninyo. Yung sinasabi niyo kung ano yung long-term solution. Yes. Dalawa lang sabi ko, increase natin yung production yield. At saka ibaba natin yung production cost. Yun lang ano. Paano? Yung lahat ng mga kailangan ng mga magsasaka, ibigay natin. Pero sabi ko nga, ikinagalak ko at saka happy ko napakinggan si Speaker Romualdez na sinasabi, malaki yung ibinigay na pundo para sa irigasyon. Kasi kailangan ng pagsasaka natin dito sa bigas, 70% kailangan patubig. Tapos kailangan, tingnan natin yung ano bang klaseng pananim na variety yung itatanim natin sa bawat area dito sa Pilipinas. Hindi lang kahit paano na lang basta makatanim. At saka yung pag-transfer ng makabagong teknolohiya at saka yung modernization ng mga farm machineries dapat iano din natin, ibigay, itulong natin sa mga magsasaka. So pag ma-increase natin yung yield, opo, sigurado ako ibig sabihin dahil dito sa mga bagong technology nito, ma-increase natin yung mga yield nito. Mm-hmm. At saka maipababa na rin natin yung cost na sinasabi natin. Kasi mano-mano pa rin yung ginagawa na ating magsasaka. Kaya ba yon? Kaya? Sobra sa kaya. Kasi kung kinaya ng Asian neighbors natin, oo nga, bakit hindi natin kaya? Dito nga sila nag-aral sa atin. Oo.